Guys, welcome to my vlog. Ngayon naman, magluluto tayo ng chicken in oven with potato and green cusber. Yan na yung ating tatlong manok. Na-defrost ko na yan. Ang gagawin na lang natin sa ating tatlong manok ay slicein na lang natin ng 8 pieces. At saka lilinisin din natin yung ating manok habang hiwa natin yung ating manok ng dahan-dahan lang kaya baka masugatan tayo. Yan yung ating gagawin sa ating manok. Slicein lang ng dahan-dahan. 8 pieces lang yung isang manok sa pag-slice natin. Para hindi malalaki masyado yung pag-slice natin. Yan lang yung ating gagawin guys. Napakadali lang yan. Pagkatapos nating slicein yung ating manok, imamarinate natin ng turmeric. Yan na yung ating tatlong manok. Tapos ko ng slicein. Kukunin lang natin yung ating turmeric powder at saka salt. Imamarinate lang natin yan sa buong manok ng 15 minutes. Yan, imamassage-massage natin dyan sa ating manok. Yan, hanggang sa maano yung buong laman ng manok para hindi naman magiging langsa yung kanyang laman. Yan na guys. Guys, pagkatapos niyan, magpe-prepare tayo ng kanyang mga ingredients. Potato, lemon, garlic, paprika powder, cumin, turmeric, olive oils, bay leaves, at saka dry cusber, olive oil. Mayroon tayong paprika, turmeric, at saka yung ating green cusber, yung press, slicein lang natin. Natapos ko na yan nahugas, guys. Malinis na yan pag-slice na lang. Yung ating gagawin. Yan na, dandahan lang tayo sa ating pag-slice. Yan na, pagkatapos nating slicein yan, itatabi muna natin yan. Saka natin isusunod yung iba nating mga ingredients. Ayan, mag-squeeze lang din ako ng ating lemon kasi kailangan natin ng lemon juice sa ating chicken. Yan yung ihahalo natin mamaya sa ating chicken, lemon juice, at saka hahaluan din natin yun ng olive oil. Yan, yan na, naka-prepare na yung ating lemon juice. Isusunod natin yung ating potato. Yung ating potato guys, nabalatan ko na yan, nahugasan na rin. Ayan, ganyan lang yung pag-slice natin yung ating potato. Tsaka yung dikin lang natin yung ating bawang. Yan na yung ating bawang. Dandan lang sa pagdikdik. Yan na yung ating napang-slice ng mga ingredients. Ihahalo lang natin. Mix-mix lang tayo. Yan lang yung ating gagawin. Mix-mix lang ng mga ingredients. Ayan. Kasi nakaready naman yan lahat. Ayan na yung olive oil. At saka yung ating mga powder na mga ingredients. O, halo-haloin lang natin yan guys. Ayan, itatabi muna natin yan. Saka huhugasan muna natin yung ating chicken. Para matanggal yung kanyang langsa, inisa-isa ko na yan hinugasan. Paulit-ulit lang natin ang hugasan ng 4 times yung ating manok. Ayan na. Malinis na yung ating manok, saka yan na yung ating mga potato na ini-slice. Ganyan lang paggawa guys. Iuna natin ilalagay yung ating potato. Dalawang lagayan yung ating niluto kasi tatlo yung ating manok. At pagkatapos nyan guys, i-oven natin yan. Napakasimple lang ng ating recipe. Ayan na, paghaluin lang natin yung ating mga ingredients lahat. Kasama ng mga powder na ating nabanggit kanina. Ayan, halu-haluin lang natin yan. Mix-mix lang yung ating gagawin. Napakasimple lang talaga. Tapos, imamas lang natin sa ating manok yan para naman yung ating ingredients susuot sa laman ng ating manok at saka malasa. Yan lang yung ating gagawin guys. Napakasimple lang yan at napakadaling gawin. Ayan na, nakaready na yung ating manok.
Yan na guys, lalagay lang natin yung ating bay leaves. Yan na yun, lalagyan na natin ng bay leaves para magiging malasa talaga yung ating manok. Ayan, natatakpan na natin, saka ilalagay natin sa ating oven. Yung apoy na niyan guys ay sa baba lang muna, huwag muna nating apoyan sa taas. Ayan, 1.5 hours lang ilalagay natin yan sa ating oven. Yan na yung ating manok, malapit na yung maluto guys, ilang minuto na lang maluluto na yan. Ayan na yung ating manok, ready to serve na guys. Thank you for watching. See you next video. Ayan na yung ating manok guys. Ayan na, napakasarap.